Hello guys, Kuya Marlon po ulit. In this video, samahan niyo po ako sa pagtira sa mga drops. And tignan na rin po natin yung mga style and step kung paano po yung tamang pagtira ng mga drops. This is Kuya Marlon and you're watching Bike ni Kuya. Guys, sa drop, ang naka-intimidate po dito is yung kanyang taas na kung saan dito po nagsisimula yung psychological battle na kung gusto mo siyang tirain o hindi. But of course, ito po, mataas po ito at kailangan po talaga natin ng skills. Kailangan alam natin yung step kung paano po siya tirahin. Delikado po ito, mataas, almost hanggang baywang. So, we need skills. At the same time, alam po natin ang gagawin kung paano siya tirahin. Subukan po nating daanan. As I approach the drop, unti-unti ko rin in-adjust yung aking weight palikod nang sa ganun yung front wheel natin hindi maunang bumagsak kundi halos sabay lang dun sa likuran. Isang napaka-importanting bagay din mga kapadyak sa pagtira ng drop ay ang speed. Dapat hindi mabilis at hindi rin ganun kabagal. May mga drop din nga guys na minsan kailangan nating i-pump or i-preload nang sa ganun makakover tayo ng extra distance katulad nito. Itong drop na ito meron siyang gap papunta dun sa receiver. Pwede siyang i-drop lang but kailangan natin ng extra speed. Samantalang pag nag-preload tayo, distance naman ang i-cover natin. As I approach the drop, nag-preload ako dito, press down, balance po siya harap sa kalikod, then drop. Ang karaniwang nagiging mali dito sa pag-hit ng drop mga guys is yung binabunny hop. Minsan masyadong maaga yung ating pag-bunny hop, so nanonose heavy tayo sa pagbagsak or tumatama yung tail natin, yung buntot natin o yung gulong natin doon sa drop. Pwede tayong magsimula doon sa mga mababa na drop hanggang sa maging confident na tayo, then patas ang patas naman yung ating mga titirahin. Hope this video helped. Don't forget to like and subscribe. God bless!